Hi guys, and welcome back to another vlog. So today, i-stalk natin si Pia. Si Pia Words ba? Kasi nakita ko yung IG niya sa Instagram, nakita ko yung mga post niya. Ang ganda ng mga bag niya. Tapos, na-intriga ako, so tinignan ko isa-isa yung scroll ko. And, ayun, sabi ko, parang magandang gawan to ng, ano, ng story, ah, ng vlog. So, ayun, sa kachismosahan ko, gagawa tayo ng isang vlog tungkol sa mga bags sa Instagram ni Miss Pia Wurtzbach. So, disclaimer lang po, yung mga ipapakita kong pictures nakapost po dun sa kanyang Instagram account. Okay, so, first bag na nakita ko sa kanya, ito, ayan, i-flash ko na lang dyan. On the go tote in giant monogram. At bago to sa collection ng Louis Vuitton, bagong collection to. At yung kulay na yan, mahirap yung makuha. I mean, very rare yung ganyang kulay. So pag may ganyan ka, maswerte ka na. Kasi konti lang yung may limited edition lang yata yung ganyan. At yung presyo niyan, hindi naman ganun kamurahan. Alam mo naman, Louis Vuitton, 'di ba? At yung presyo niyan is nagkakahalaga ng $2,440 or tumataginting na $125,039. Napakamahal. Diyos ko, Lord. Wait lang, nag-text yung kaibigan ko. Okay. Okay, so next bag na nakita ko is ayan. Lady Dior mini bag. So, itong bag na to hindi na rin naman ganun ka-affordable. Kung papapakamot ko na lang sa ulo. Ang liit-liit, mini lang siya. Maliit lang siya, mas parang ganito lang siguro. Tapos, ang presyo niya is $3,400 or $174,234.70. Diyos ko, Lord. Nakakalula. Parang ano to, calfskin leather, tapos gold hardware. And then, next bag is ayan. Dior din siya, embroidered canvas book tote bag. So ayan, parang medyo uuso yung mga ganyang bag sa mga pag-travel, pag sa ibabaw ng luggage nilalagay yan usually. At ano lang siya, canvas lang yan, tela na parang may embroidery, embroidered yung ano niya, yung mga Dior na yung letter D. At ang bag na iyan ay nagkakahalaga ng $2,950 or $151,174. Napakamahal. Mahilig talaga siya sa mga bag na ano na mamahalin. At ito pa, ayan, Jadior Mini Ultra Matte Bag in Calf Leather. So, ayan, ay nagkakahalaga ng $3,350 or $171,672. Napakamahal. Pero deserve naman niya yun kasi Miss Universe siya, diba? Kaya, tsaka marami naman siyang trabaho. Parang siyang pinagkakakitaan. And this one, ito. Ayan. Ano yan? Rimowa. Yung nasa ilalim. Sa ilalim nga ba? Nasa ilalim is yung malaki. 1,150 pound. A euro. Classic trunk. Rimowa classic trunk. Nasa ilalim or 64,480 pesos. Tapos yung nasa ibabaw naman, medyo maliit siya ng konti. Yan yung
Rimowa Classic Check-in in Large, 1,010 euro or 57,509 pesos. Napakamahal. Diyos ko Lord. Tapos ito pa, isa. Next one is, ayan, Dior Oblique Canvas Medium Saddle Bag. Kulay ano yan? Kulay yun sa kanya. Kulay blue. Kulay blue ba? Kulay blue yan. Tapos, ito siya. Meron ako niyan. Ganito. Ito siya. Green lang yung kulay niya. Pero, same na same lang yan. Ayan, ganyan. Dior. Ayan siya. So, this one is nagkakahalaga ng $2,950 or 151,174 pesos. Itong maliit na to. Ganun ang presyo. Diba? Ang mahal. Siyempre, Dior yan eh. And the next one is ito, limited edition din itong bag na to, itong next na to, ayan. It's LV Palms, Louis Vuitton Palm Spring, and mahirap na rin makahanap ng ganyang size, ng ganyang bag sa store, kahit sa store. At kapag bibili ka sa black market, mahal yung value, mas parang yung iba doble, yung iba mas mataas ng konti, pero usually, doble yung presyo niya sa black market kasi nga limited edition at mahirap na siyang hanapin. Hindi na siya mabili sa store or konti or minsan na lang magkaroon sa store. So, pag nakatagpo ka niyan sa store, swerte mo. At ito siya, meron din ako niyan. Ito, LV Palm Spring. Ayan siya. Maliit lang siya. Pero, in fairness, madami kang malalaman sa loob. Unlike din sa Dior na saddle bag. Ito malaking loob nito. Marami kang malalaman. At ito, pero pinalitan ko yung ano niya, yung strap. Ayan. Iba na yung strap niya. Iba na. Mas makapal na siya. Hindi yung original na strap. Andun yung sa kabila. Sa isang nakatabi. At itong bag na to ay nagkakahalaga ng $1,940 or 99,416. Diba? Hindi mo kaya. And next bag na ipapakita ko sa inyo is ayan. It's Louis Vuitton Handle Flap Monogram. Parang 2017 collection yata yung bag na yan. I'm not sure. At yung bag na yan ay nagkakahalaga ng $2,400 or 122,986 pesos. Mahal, no? Tapos, ano pa ba? Saan pa yung mga bag niya? Ayan, isa pa yan. Coco Chanel Handle Mini Coco in Gold Leather Satchel. Ay, ang maliit na bag na yan is nagkakahalaga ng $5,000 or 256,227 pesos. So, napansin ko, mahilig, iba-iba yung mga bag ni Miss Pia Wurtzbach, no? May Louis Vuitton, Dior, Chanel. Tapos, ito, another Chanel bag na naman. Ayan. Yung Chanel Fanny Pack Black and Gold Hardware. Nakakahalaga siya ng $4,200. Yung maliit na yan. Or, pag kinonvert sa peso is $215,231 pesos. Tapos, yung shoes niya. Ayan, shoes na yan. Meron Louis Vuitton Arch Light, whatever you call it. Ayan, ganito siya. Iba lang yung kulay, pero same lang siya. At
ito ay nagkakahalaga ng ayun dito ang dinilalaban. Nagkakahalaga ng $1,060 or 54,320 pesos. Grabe. Sapatos pa lang. Pwede na ka na makabili ng lupa na maliit sa probinsya. Tapos, next one is, meron pa ba? Meron pa ba? Miss Pia. So, ayan. Balenciaga na triangle duffel bag. Double handle, tapos removable yung strap niya and adjustable in palladium hardware. Sa Poshmark, nakita ko siya, is, ang presyo niya is $1,675 or 85,836 pesos. So, ayan, parang ano yan, tatlong size yata. Ayan yung pinakamaliit. May mas malaki yung tapos may pinakamalaki. And iba-iba yung color niya. Bago to ng ano, Balenciaga. And this one, ayan, naloko ako dito sa dyan sa bag na yan, yung Miss Pia Wurtz back. Ano yan, LV Capuchin Mini Strassi and Black Velvet with calf skin trim, hand embroidered with glittering Swarovski crystal in a sunray motif. Lambskin lining in silver hardware mini. Haba. Limited edition din siya. Tapos, yung ano, yung parang may mga ray, sun ray, ano yun, Swarovski crystal siya. Tapos, yung material na ginamit siya dun sa bag is black velvet with calf skin. At, nagkakahalaga lang naman ito ng $7,450 or $381,778 pesos. Yung bag na yung makakabila na ng second hand na kotse, no? Mahal. Bag pa lang niya yun. Tapos ito, ayan. After niyang manalo ng Miss Universe, parang pinost niya yung itong bag na yan, yung panipak na yan ng Gucci, at nagkagulo ang buong sambayan ng Pilipino. So, parang ano yan, parang gustong-gusto ng mga tao na bumili ng ganyang bag. So, ayun bag na yan, mura lang yan, parang nasa 30,000 lang yung presyo niyan sa market. Pero mahal pa din. And this one is Fendi yan. Fendi Peekaboo floral embroidered satchel bag in calfskin palladium hardware. So, ayan, embroidered siya, yung bag na to, ng mga flowers. At, ang presyo niya is $5,550 or $284,412 pesos. Mahal, no? And this one, nakita ko din to. Ayan. It is Louis Vuitton Mona Lisa Speedy Bag. Limited edition lang to. Konti lang yung nilabas ni Louis Vuitton na ganyan. At ang presyo niyan is $2,800 or $143,487 pesos. And this one, mahal. This one is, ayan, Lady Dior Mini. Kagaya ng isa, iba lang ang kulay. It's $3,400. And ito, ayan, Chanel na boy bag, small. Mahal din yan. Nagkakahalaga ng $4,500 or $230,000 pesos. Plus. $230,604 pesos. And lastly, na nakita ko is this. Ayan. It is Givenchy Pandora Medium Leather Messenger Bag
washed lambskin. That one is nagkakahalaga, nakita ko sa website ng Givenchy, it is 102,370 pesos. Grabe. And this one, ito yung ano ko huli ko nakita. It is Chanel Large Classic Handbag. It is $6,200 or $317,722 pesos. Yung bag na yan. Napakamahal. So, yun lang yung mga nakita ko. At medyo nalula ako sa presyo ng mga bag ni Miss Pia. Napakahilig niya sa mga bags. Every post niya, iba-iba yung bag na gamit niya. Iba-ibang gamit niyang bag sa mga OOTD. At well deserved naman niya yung mga bags na yan. Kasi, diba, siya yung naging Miss Universe noong 2015. She worked hard for it. At deserve naman niya yung mga ganung bag. So, sana maging inspiration para sa atin itong mga bag ni Miss Pia. Magtrabaho tayo ng maayos at maging masipag tayo para mabili din natin yung mga gusto nating bags or mga gusto nating mga gamit. At ayun, thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Bye-bye!